guys, welcome back sa aming channel. So today, tuturo ko sa inyo mga kapantin kung paano ba ang paggawa ng 1x1 and 2x2 ID pictures gamit lamang ang Microsoft Word. So first na gagawin nyo is open nyo yung Microsoft Word nyo. Yan. X nyo lang yon. Tapos minimize natin. Ito mga kapantin yung picture na gagawin natin. So copy lang natin siya. Paste natin. So para ma-drag natin siya mga kapantin, kailangan muna natin siyang i-wrap text. So in front lang natin. And yan. So para ma-size natin siya sa 1x1, click niyo yung picture, right click, punta kayo dito sa size, ito. Size and position, yan. Tapos click niyo yung lock aspect ratio. Disable niyo lang yan. Tapos punta kayo dito sa height. So dapat kung 1x1 yung gagawin natin, lalagay lang natin diyan is 1. Dito naman sa width, lalagay natin diyan 1. And okay. So yan na siya, guys. Yan na siya mga kapantin. So para makat natin siya ng maayos, kailangan natin siyang lagyan ng border. So color black. Yan. So yung waist na so yan na siya, guys. May border na siya. So naka-size na siya ng 1x1. Tapos kung halimbawa yung package nyo, 6 na 1x1. So copy nyo lang siya. Paste nyo. Yan. Tapos ilayin nyo lang siya. Yan, pasunod-sunod. Tapos shift nyo na lang para makopy nyo. Baba. So, yan mga kapantin. Super dali lang po. Kapag halimbawa naman, 2x2 ang gagawin nyo. Ano po? Ay! Ate! Okay guys, so pasensya na kanina guys kasi may dumating kasi na customer. So continue na natin siya guys. So ang gagawin nyo naman mga kapantin, kapag 2x2 yung gagawin nyo, copy nyo lang to isa. So copy nyo lang, paste nyo. Tapos isize nyo siya ng 2x2. So same lang ang process na gagawin natin. Right click, size and position. So naka-disabled na yung lock aspect ratio. So dito na tayo. So lagay niyo lang 2. And dito naman 2. And okay. So ayan guys. Yan ang mga kapantin. Naka 2x2 size na siya. Ayan. So copy niyo na lang din. Ayan. Tapos pantayin niyo na lang. Shift nyo ulit. Yan. Tapos, Control C, Control V. Tapos, piprint nyo na lang, mga kapantin. So, ganun lang po, kadali. So, pag magpiprint naman kayo, mga kapantin, punta kayo dito sa print. Yan. Kung halimbawa, Epson yung gamit nyo, punta kayo dito sa printer properties. Itong document size, mga kapantin, kadalasan kasi, nung unang pag-try namin ito, naputol yung picture. Kasi hindi pa kami noon masyadong marunong mga kapantin. So, dito, isa-size nyo siya, depende sa papel na gagamitin nyo. So, for example, naka-A4 size yung papel. So, for example, naka-A4 size, dapat naka-portrait yung orientation. Or kung landscape, depende sa inyo. Kung pa-landscape yung pagkakagawa nyo or pa-portrait. Tapos yung quality ng print dapat naka-high. More option, so high speed lang. So yun lang naman mga kapantin. Tapos okay niyo siya, print niyo siya. Kung halimbawa naman, kasi di ba may 4R, may 5R, may ganyan. So punta kayo dito sa printer properties. Click niyo tong document size, user defined. So dyan na magbabago mga kapantin yung size. So alamin niyo na lang mga kapantin kung anong size ba yung papel na gagamitin niyo.
So, for example, 4 by 6. So, lagayan nyo lang dyan 4, tapos 6. So, ganun lang mga kapantin. Tapos okay nyo siya. So, yun mga kapantin. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. At kung nakatulong po ang video ito sa inyo, please like the video po. Click the subscribe mga kapantin. At hit nyo na rin po ang bell button. And also, kung may comment po kayo, please drop it below mga kapantin. So yun mga kapantin, huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe and i-click ang bell button para po updated kayo sa mga bago naming videos na gagawin na alam namin mga kapantin na makakatulong sa inyong business. So maraming salamat!